Ang free-range chicken ay isang uri ng backyard farming kung saan ang mga manok na inaalagaan ay nakakagala-gala sa lupa. Ito ang proyekto na pinamumunuan ni Dr. Maria Asuncion Beltran, ang project leader ng free-range chicken production ng Tarlac Agricultural University. Ang free-range chicken ay pag-aalaga ng manok na kung saan ang ating mga manok ay nakagala at hindi yung conventional na naka-cage. Na-express nila yung natural nilang behavior, nakakakahig sila sa lupa, nakakakain ng mga grasses, at syempre dito sa dagdag na vitamina at dagdag na nutrient content sa galing sa lupa, mas healthy ang mga manok na ito, pati yung mga itlog na nagpo-produce nila. Sa panahon ngayon, meron tayong 187 million na populasyon ngayon ng mga manok. At pinakamalaki ang native chicken o improved chicken. Meron tayong about 80 million plus na population. Kasi ito yung kalimitan na inaalagaan ng ating mga magsasaka, ang ating mga farmers family, sa likuran lang ng bahay sa halos lahat ng probinsya buong Pilipinas. Ang susunod dito yung broiler at ang susunod ay ang mga layer. Ang backyard raiser, kinukonsidered na kung less than 500 layers o kaya less than 1,000 ang population sa broiler, backyard raiser ka pa rin. Kung less than 100 ang population mo sa layer at less than 100 sa broiler, considered na backyard raiser ka pa rin. At kung mas mataas na dito, you'll be considered a commercial raiser na. May ilang bagay rin na kailangang alamin bago magsimula ng pag-aalaga ng manok. Ang magandang characteristic ng free-range chicken production ay at least meron kang lupa na pwedeng pagpagalaan ng ating mga manok. Dapat yung mag-aalaga nito ay naturuan. Ang educated farmer ay magiging successful farmer. So dapat nakapag-seminar ka rin o natuto ka rin sa iba't ibang klase ng teknolohiya tungkol sa pag-aalaga ng ating mga manok. Una, dapat may bahay sila. Kompleto ng gamit, may pakainan at may painuman din, may lighting din. Ito ay makakatulong kasi sa pagpaparami ng itlog ng ating mga layers. Dapat marunong ka rin sa pagpapakain. Dito sa amin, marami na kaming naitanim na alternatibong pagpapakain. Meron na kaming tanim na Madre de Agua, meron na rin kaming Azolla, meron rin kaming duckweed na suporta sa pagpapakain sa aming mga manok. At ang importante dito, yung pag-maintain ng health o kalusugan ng ating mga manok. Kasi dapat regular ang pagbabakuna. Madaling maubos ang ating mga manok kung hindi ito nabakunahan. Dahil natural ang pag-aalaga ng free-range chickens, maganda rin ang naibibigay nitong nutrisyon sa pangangatawan. Siyempre, dahil na-produce sila organically or naturally, mas masustansya ito, lalo na yung mga itlog na kanila na-produce ay lesser cholesterol, lesser saturated fat, mas nutritious ito, mas makakaigi sa katawan. Lalong-lalo na yung mga bata na nagkukulang ng mga nutrisyon. Napakagandang package ito ng amino acid o yung protina na kailangan sa pangangatawan ng mga bata. At tayong mga adult rin, pwede nating kainin o mag-ulam isa hanggang dalawang itlog araw-araw. Ang pag-aalaga ng mga free-range chickens ay isang magandang oportunidad para sa mga pamilyang gustong magkaroon ng dagdag kita habang nasa kanilang mga tahanan lamang. Ang free-range chicken layer production, ito ay isang napakaganda proyekto na pwedeng ibigay sa mga kababaihan o ang mga pamilya na pagkukuhanan ng added income, makakaragdag talaga ito sa kita nila habang sila ay kumikita sa likod ng bahay. May iba't ibang lahi ng manok na ginagamit para sa free-range chicken production. Ito ang pinaliwanag ni Dr. Maria Asuncion Beltran, ang project leader ng free-range chicken production ng Tarlac Agricultural University. Sa ngayon, meron tayong mga makabagong breeds ng free-range chicken na depende lang sa kulay. Ang tawag namin dito, dominanteng itim kasi dominant black yung kulay niya. Dominanteng puti kasi dominanteng puti. Dominanteng pula, dominanteng brown. Dominanteng barred, puti at itim ang kulay niya. At dominanteng blue, pero actually abo ito o gray ang kulay niya. Ang mga breeds na ito ay ini-import yung mga parent stock. Pero pre-produce na natin dito yung mga sisiw nila. Ito yung magandang alagaan na rin ng mga free-range chicken. Ay napakaganda ang production ng dominant breeds na ito. Dahil nakakaitlog sila ng 240 to 310 na itlog kada isang manok sa isang taon. At pwede silang mangitlog ng dalawang taon bago sila ikal o palitan. Kailangan rin na pag-aralan ng isang magsasaka ang proseso ng pag-aalaga ng manok mula sa pagpapalaki hanggang sa pangingitlog nito.
dapat mag-aral ang farmer. Madali na naman, very doable ang mga technology. Pag meron na silang fertilized egg, magsisimula tayo sa brooding. Yung brooding ay yung pagdadagdag ng ilaw sa mga sisiw na walang hangin na malakas. Dapat kasi ma-maintain yung temperatura ng sisiw ng about 39 degrees centigrade at kailangan ito magdagdag ng ilaw from electricity. O kaya pwede rin naman yung charcoal. Ang kailangan nito 1 watt per bird sa electricity. Kung malamig, 2 weeks ka magdadagdag ng ilaw, pero kung mainit naman ang panahon, mga 1 week, pero depende yan. Saka mo na lang matatanggal yung ilaw na yan, depende kung meron ng balahibo sa pakpak. Susunod noon yung growing na. Sakalang kami nagpapalabas sa range pag 60 days old na. At sila ay papasok sa kanilang growing house nila pagdating ng hapon, magdamag yan. So mag-grow yan hanggang 4 months. Pag start ng 4 months, ita-transfer na sila sa laying house. Kung yun din ang bahay na gagamitin mo, magdadagdag na tayo ng paitlugan o nest. Dapat hindi kulang yung number of nests. Dapat sa tatlong layer ay may isang nest. Kung hindi ka magdadagdag o maglalagay ng tamang number ng nest, manginitlog sila sa sahig. At pag nakita nila yung itlog nila sa sahig, tutuktukin ng iba yon at magiging bisyo. Hindi maganda yon. At dahil doon, lalagyan mo rin ng cover din yung nest para malinis yung itlog. At ang susunod doon ay yung pagpapapisa. Pwede kang gumamit ng electric incubator o kaya yung natural na pamamaraan na ang gamit namin ay native chicken. Kung saan maglalagay kami ng 10 itlog at lilimliman nila ng 21 days. After 21 days, meron na tayong bagong mga sisiw na kung saan maging sustainable at sunod-sunod ang pag-aalaga natin. Importante na tayo ay magbakuna. Kung wala yon, delikado dahil ito ay virus, hindi natin ito makontrol, ito ay nasa hangin lang at kung naapektuhan yung ating farm, madaling maubos yung ating mga manok. Kaya maganda rin na meron tayong biosecurity measure na lahat na papasok ay talagang magfo-footbath para malinis lahat ang papasok doon at hindi maapektuhan yung ating mga manok. Makaka-benefit yung ating mga local farmers sa free-range chicken production na ito dahil makakaragdag talaga ito sa kita nila. Sa free-range chicken production project namin, marami nang naka-avail dito. Dati nagbibigay kami na sa isang beneficiary ng libreng 20. Nung unang project namin, mga 300 plus na. At nagsisimula uli kami sa bagong production na ito. Kami ay inatasan na magbigay ng libreng training bago magbigay ang Department of Agriculture ng libreng manok galing sa mga LGUs. Ang livestock production and poultry production, malaki ang kanyang contribution sa pagpapalaganap ng magandang agrikultura dito sa Pilipinas. Mas malaki na ang inventaryo ng mga improved chicken, kagaya ng free-range chicken at ang native chicken sa buong Pilipinas. Ako po si Mr. Stanley Fiesta, may-ari ng free-range chicken farm galing po ng TAU. Una po, ginagawa ko po noon, nag-aalaga ko lang po ako ng simpleng native na manok. Wala po kong knowledge sa kung paano ko gagawin papatlog. Kung minsan po napipis din, hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Tapos, nung nagpa-training yung TAU ng pre-range chicken, inhikayat ako ni Dr. Aton Beltran para alam ko kung anong gagawin ko. Tapos, binigyan po nila ako ng isang pair na manok, yung 10 inahin sa kadalawang lalaki. Doon po ako nag-umpisa. Tapos, nung nagpa-itlog ko na po yung manok, tuwang-tuwa ako kasi ang dami nilang may itlog. Araw-araw po yan, nangingitlog. Pinaka-minimum po, 6 ganun sa isang araw. Sinubukan ko na yung napag-aralan ko tungkol sa kung paano gagawin. Gamit ang mga natutunan sa training, ang 10 manok na ibinigay kay Stanley Fiesta ay kanyang inalagaang mabuti at naparami. Nagsimula lang po ako sa 10 manok yung binigay ng TAU. Ngayon, marami na po sila. Mga kulang-kulang na 100 na po sila. Pagkatapos ko pong nag-training sa TAU noon, biniyayaan po ako ng 10 inahin sa kadalawang lalaki. Bilang kapalit po noon, ng blessing na yung passing the gift na sinasabi, pag napalago ko na, naparami ko na yung manok ko, ipapasa ko rin po sa community o sino pong nagnanais na mag-alaga rin po ng free-range chicken para may bahagi ko rin po ang natutunan ko at ipapasa ko rin po sa iba para makatulong din po ako sa mga nagnanais na mag-alaga rin po ng manok. Bilang magsasaka, ang pag-aalaga po ng manok, kailangan natin mahalin ang ating ginagawa para sa pagunlad ng agrikultura natin. Ang pagmamanukan ay pinag-aralan at pinagtrabaho.